Mga boss, alam nga po nating lahat na WBS Super Bantamweight mandatory nga po itong si Murodjon Akmadaliev kay Nauya Inoue. At kahit na isang mandatory itong si Murodjon Akmadaliev dito kay Nauya Inoue, mga boss, ay umayaw pa rin itong kampo ni Nauya Inoue na kalabanin itong si Murodjon Akmadaliev. Eto, pakinggan muna natin si Bad Aratiles Boxing, mga boss. Nauya Inoue, alam niyo po si Nauya Inoue, no? Marami nagsasabi rito ng mga buntanga. Yung mga nagmamagaling, nagmamarunong na dapat daw si Cuadro Alas para makalabanan ni Inoue, eh dumaan sa mga labanan yung mga boksingero na nasa top 1, top 2. Parang ano yun, no? Parang ginagawa nilang bata yung mga tao sa boxing. No, 3 division world champion na si Cuadro Alas. Hindi niya kinakailangan dumaan dyan. At hindi rin niya po kinakailangan mag-mandatory. No? Ang kinakailangan lang ni Cuadro Alas para siya labanan ni Inoue, yung willingness ni Inoue. Ayaw nga eh. Yan po, nalantad na po sa atin. No? Ayaw talaga ni Inoue. Katulad po nito, mandatory po si Akmadaliev para lang po matigil yung mga kabubungangan itong mga nagmamarunong na kinakailangan mo mag-mandatory para mapuwersa mo yung mga champion na katulad ni Inoue. Sabi naman sa inyo, yung mga champion na ayaw matanggalan ng corona, pwede yung mga ganyan, no? Lalaban sa mandatory. Eh, tignan po ninyo, mandatory niya si Akmadaliev. Ano sabi ni Babarum? Hindi na, no need. Hindi nila kinakailangan labanan si Akmadaliev dahil hindi naman kilala si Akmadaliev. Di ba? Pwede pong sabihin yun. Eh, sa Japan lang din maglalaban eh. Alam po ninyo, hindi naman po sasabihin yan ng mga promoter at ng boxer. Hindi ko lalabanan yung boxer na yan. Kasi delikado ko dyan, malakas sumuntok. O delikado ko rin. Hindi po nila sasabihin na naduduwag sila. Tatanga nyo naman kung aamin yung si Inoue na duwag siya kay Casimiro. Pero ang point ko, pwede kang hindi labanan kahit ikaw ay mandatory. Naintindihan nyo? Ang nagpapasya po si Inoue kung sinong gusto niyang labanan. Hindi po yung mga kulokoy na kung sino-sino. Yun lang po yun. Ganun lang po kasimple yun. Ito po, pinatunayan natin na katulad ni Akmadaliev na isa na siya po yung mandatory, hindi pa rin nilabanan ni Inoue. Kahit mag-mandatory si Casimiro, hindi pa rin siya lalabanan. Kasi kahit basta top 10 ka, pwede kang labanan ng champion. Championship fight. Relatively, mas sikat kay TJ Doheny kung yung katwira ni Babarum, ha? Bakit si TJ Doheny? Kasi mas sikat si TJ Doheny sa Japan. O, di ba? Eh, wala na pong sisikat na rivalry sa Japan kundi Inoue versus Cuadro Alas. Kung pasikatan lang yung gusto ni Lolo Babarum, eh, hindi po yun yung gusto. Ang gusto talaga, umiwas. So ayan nga po mga boss, may punto naman itong si Bad Aratiles Boxing. Kasi nga madalas nga po nating maririnig na wala umanong mapapala si Nauya Inoue dito kay Casimiro kasi hindi naman daw mandatory. Eh paano naman itong si Murodjon Akmadaliev na isang mandatory pero ayaw labanan ni Nauya Inoue? Kaya sa tingin ko nga po mga boss, kahit na maging mandatory itong si Casimiro bukas na bukas, ay hindi pa rin ito lalabanan ni Nauya Inoue, mga boss. Kung balikan naman natin ang panahon na parehong champion itong si Casimiro at Nauya Inoue sa bantamweight, ay hindi pa rin naman sila naglaban, mga boss, kasi nga ayaw ng kampo nitong si Nauya Inoue. Ayaw nila labanan talaga si Casimiro. Kahit may belt yan o walang belt, mandatory o hindi mandatory, hindi pa rin nila lalabanan yan, mga boss. Pero para naman patas tayo dito, mga boss, eh ganun talaga ang boxing, mga boss, business yan eh. Kahit naman kasi kayo ang may hawak dito kay Nauya Inoue, mga boss. O halimbawa ako na lang yung promoter ni Nauya Inoue.
Ganon din ang gagawin ko mga boss. Hindi ko rin itatapat si Nauya Inoue doon sa mga malalakas na boksingero na alam kong matatalo ang bata ko. Kasi nga eh, paano naman yung kikitain ko dito sa bata ko kapag natalo ito mga boss? Tapos may malalaking kumpanya pa sa bansang Japan na sponsor ni Nauya Inoue. Paano nga naman itatapat tong si Nauya Inoue mga boss sa mga magagaling na boksingero? Paano kapag natalo to, eh paano ako na promoter, eh wala akong kikitain? Mawawala ang lahat mga boss. Mawawala yung pagka pound for pound, mawawala yung sponsor at bagsak yung market. So ganun po ang mangyayari dyan mga boss. Legit yan mga boss. Hanggang dito na lamang, maraming salamat po.